Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng listeners ng programa ninyo. Ako nga pala si Mariz, 24 years old, tubong Quezon, na nagtatrabaho bilang data analyst dito sa Manila. Lumaki akong walang nanay. Bukod tanging ang tatay ko lang ang nag-alaga sa amin mula pagkabata ko. Sa totoo lang, ayaw ko sana magtrabaho dito sa Manila dahil ayokong malayo sa mga kapatid ko at lalong-lalo na kay Papa. Pero meron akong pangarap, Popoy at Bea. Gusto kong makapag-ibang bansa at doon na manirahan balang araw. At kapag nangyari yun, isasama ko ang buong pamilya ko at doon na kami mamumuhay ng sama-sama. Popoy at Bea, akala ko basta mabait at matalino ka, eh madali mo nang maaabot ang mga pangarap mo. Nagkamali ako. Unang tapa ko pa lang sa Maynila, eh katakot-takot na pagsubok na ang dumating sa akin. At tungkol doon, ang kwentong ibabahagi ko. Hindi ito mala MMK o mala Star Cinema, pero nakakasiguro akong mapag-iiwanan ito o makapag-iwan ito ng magandang aral sa mga tagapakinig nyo. Hayaan niyong umpisahan ko ang kwento ko noong fresh graduate pa lang kami ng kaibigan kong si Joy Joy. Naman, Bez. Ang bagal-bagal mo naman eh. Nagmamadali? Aalis ba yung dorm kapag hindi tayo nakarating doon agad? Eh, kailangan na nga natin na ibabato yung kagaligala natin kasi bibili pa tayo ng ibang gamit, di ba? Oo na. Ba't pa kasi ang dami-dami mong dinala? Magdo-dorm lang tayo, hindi tayo maglilipat bahay. Siyempre. Eh, mainam na yung marami akong pag-OOTD, no? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Work ang pinuntahan natin dito sa Maynila, hindi lampa. Umayos ka nga. Ang dami sinasabi. Sige na, lakad na. O basta, alam mo yung mga dapat at hindi dapat gawin dito, ha? Kung bahala magpaalala sa mga bagong salita. Sige, te. Anong oras daw ba darating mo mga yun? Ay, ayun. Ayun si Aling Jenny. Siya yung landlady dito. O yung pali. Tara, lapitan na natin. Eh, ang sabi, after lunch daw. Parating na siguro yung mga yun. Magandang tanghali po. Ay, nandiyan na pala kayo. Pasok. Salamat po. Ito nga po pala si Joy Joy, yung kasama ko na magre-rent dito sa dorm. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din. Ito nga pala si Emma. Matagal na nangungupahan dito yan. Pinakiusapan ko siya na samahan muna kayo at ako'y may pupuntahang okasyon. Hi po, Ate Emma. Sige na, maiwan ko na muna kayo, Emma. Ikaw na muna ang bahala sa kanila, ha? Sige, Ate. Salamat. Pag may kailangan kayo, kung may tanong kayo, mag-text lang kayo sa akin, ha? Alam mo naman na yung number ko, Mariz. Sige po, ingat po kayo. Sumama kayo sa akin. Tara. Dito ang kwarto nyo. May tig-isa kayong closet dyan. Bilhan nyo na lang ng padlock ang CR doon sa kabilang pinto sa bandang kanan. Ate, dito po sa kaliwa, kaninong kwarto po yun? Yun ang kwarto namin. Okay. Nga pala, may darating din bukas na ibang uupa. Magkakashare kayo ng kwarto. Kaya kung ako sa inyo, pumili na kayo ng pwestong gusto nyo. Bali, ilan po kami rito sa kwarto? Ilang kama ba yung nakikita mo? Apat po? O edi apat. Alam nga naman magkasyang sampu dyan. Sabi ko nga po eh. Iwan ko na kayo dyan. Katokin nyo na lang ako sa kabilang pinto pag may tanong kayo. Sige po. Napakasungit naman nun. Siguro matandang dalaga yun, no? Uy, baka marinig ka naman. Hindi pa nakakalayo yung tao. Eh ano naman, totoo namang masungit siya eh. Baka hindi kumpleto yung tulog.
babe. Bale, bukas na yung start namin sa work. O basta huwag mong kakalimutang tumawag sa akin pagkatapos ng work mo, ha? Oo naman. Palagi akong tatawag sa'yo para hindi mo ako masyadong mamiss. Psst! Joy-Joy! Masyadong malakas yung boses mo. Baka makabulahaw tayo sa kabila eh. Naka-speakerphone ka pa. Hayaan mo. Pag nagkaroon ako ng time, dadalaw ako dyan. Weh, di nga. Pupuntahan mo ako dito? Joy! Yung boses mo! O sige, sige. Promise yan, ha? Oo, promise. Paano? Tulog na muna tayo? Eh, mamaya ka na matulog. Usap muna tayo. Bakit ba ang ingay-ingay nyo? This oras na ng gabi, ah. Sorry, ate. May kausap lang si Joy-Joy sa phone. Babe, sige, tawag ka na lang ulit bukas, ah. Bye. Pues para sabihin ko sa inyo, bawal ang maingay dito pag gabi. Lalo na kung hindi naman importante. Sorry po. Hindi po kasi nabanggit sa amin ni Ate Zenny na bawal palang maingay sa gabi. Hindi porket hindi nabanggit, eh hindi na bawal. At saka matuto naman kayo makiramdam. Narinig nyo bang may maingay sa kabilang kwarto? Wala naman, di ba? Wala po. Ibig sabihin nun, tulog na ang mga tao. Kaya dapat matulog na rin kayo. Hindi nyo ba naisip yon? Sorry, ate. Hindi na po mauulit. Dapat lang! Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi kayo magtatagal dito. Sige po, ate. Pasensya na ulit. Buwisit. Popoy at Bea, lumuwas kami sa Maynila ng best friend kong si Joy-Joy na punong-puno ng mga pangarap. High school pa lang kami, halos pareho na kami ng pinapangarap na buhay, ang makalayo sa magulong sistema dito sa Pilipinas. Gusto namin ng tahimik na buhay sa ibang bansa. At si Joy-Joy nga ang kasabay ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Sa halos lahat ng bagay ay kasama ko siya. Kasabay ko siyang nag-enroll sa college, kasabay ko siyang graduate, at kasabay ko rin siyang naghanap ng trabaho. At kung papala rin, sabay din kami ang lilipad papunta sa ibang bansa. Maganda ang naging simula ng career namin dito sa Manila, Popoy at Bea. Swabe lang ang lahat. Mula sa job interview hanggang sa paghahanap ng dorm, eh hindi kami nahirapan. Isa lang ang naging problema namin. Yon ay walang iba, kundi ang dormmate naming si Ate Emma. Hindi ko maipaliwanag pero unang kita ko pa lang sa kanya ay ramdam ko nang hindi siya mabuting tao. Napakasungit niya at prangka kung magsalita. Walang preno ang bibig. Hindi niya pinag-iisipan kung nakakasakit na ba yung mga salitang binibitawan niya. Iba yung pagiging salbahe niya. Siya yung tipo ng tao na kayang sirain ang buong araw mo. Siya yung tipo ng taong kayang sirain ang buong buhay mo. Congrats sa una nating sweldo! Cheers! 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 Sana makapag-ipon tayo ng medyo malaki-laki, no? Para matuloy na yung pangarap natin na makapag-abroad. Oo nga eh. Kapag nasa ibang bansa na tayo, mas dadami yung opportunity na makapag-travel. Pag nagkataon, pupuntahan ko talaga yung mga dream destination ko. Kayang-kaya mo yun, babe. Ikaw pa. May tiwala ako sa'yo eh. Aw, thank you, babe. Pero syempre, dapat kasama ka, ha? Usapan natin yun, di ba? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko pa lalo sa trabaho para ma-promote ako at lumaki pa lalo yung sweldo ko. Nakakatuwa, no? Parang kailan lang pinag-uusapan natin kung paano makakapagpasa ng sandamakmak na requirement sa school. Tapos ngayon, heto na, mga life goals na yung pinag-uusapan natin. Sinabi mo pa, ay nako, buti na lang talaga nabarkada ka sa akin kaya hindi na pariwara yung buhay mo. Wow, parang baliktad yata. Mukhang nagkakasiyahan yata kayo dyan. Ay, magandang gabi po, Ate Emma. May bisita pa yata kayo. Magandang gabi po.
Boyfriend ko nga po pala, si Jello. Paano nakapasok dito yan? Bale, nagpaalam naman po kami kay Aling Zenny. Pinayagan naman po niya kami, basta wag lang daw po siya dito matutulog. Yung alak, alam niya ba yung tungkol dyan? Opo, pinagpaalam din po namin. Siguraduhin niyo lang ha. Tatawag ako sa kanya mamaya para kumpirmahin. Sige po, wala pong problema. At huwag na huwag kayong gagawa ng kababalaghan dito. Ayoko ng pasaway dito sa dorm. Makakaasa po kayo ate. Iwanan niyong bukas yung pintuan ng kwarto niyo. Po? Para makasiguro ako na wala kayong ginagawang masama. Mainam na yung nakakasigurado. Ate, hindi naman po kami masamang tao. Madali lang sabihin yan, bata. Grabe naman po. Parang nahusgahan niyo na buong pagkatao namin ah. Eh, hindi niyo pa nga po kami masyadong kilala. Ah, Jello, hayaan mo na lang. May point naman si Ate Emma eh. Sige po Ate Emma, iiwanan po naming nakabukas yung pinto. Okay. Grabe naman yun. Napakataray. Taig pa yung mismong kasera ng bahay ah. Hayaan mo na, Jello. Mabait naman yung si Ate Emma. May pagka-stricto lang talaga. Thank you ulit sa pagpunta, babe, ha? Mag-iingat ka. Alanganing oras na. Oo, oh, babe. Malapit na rin naman ako, eh. Isang sakay na lang. Joy, huwag ka nang magbabad sa cellphone mo, ha? Baka mamaya masita ka na naman ni Ate Emma. Oo, saglit lang to. Siguraduhin mo lang. Sabihin mo ako pag nakauwi ka na, ha? Oo, oh, babe. Ikaw kasi, sa'yo, sumama ka nilang dito kila Tita eh. Sira! Hindi ako pwedeng sumama dyan sa inyo. Baka ako na paisipin ng tita mo. Joy, yung boses mo lumalakas na naman. Eh ano naman ngayon? Eh di sasabihin ko malapit na tayo magpakasal. Sira ulo! Saka mo nakabanatan ng mga ganyan kapag may ipon na tayo pareho. Pwede naman tayo mag-ipon ng sabay kapag kasal na tayo ah. Marami pa tayong plano, baliw. Akala ko ba malinaw ang usapan natin na bawal na maingay at cellphone sa gabi? Yan na nga, sinasabi ko eh. Ano, hindi ba kayo marunong makaintindi? Babe, sige na. Text mo na lang ako pag nasabay ka na, ha? Bye! Ano, Joy? Hindi pa ba sapat yung paglalandian nyo kanina at hanggang sa cellphone ni kumekerengkeng ka pa rin? Eh ka naman, Ate Emma. Hindi naman yata maganda yung lumalabas sa bibig niyo. Huwag mo akong maate-ate kung hindi mo naman ako nire-respeto bilang nakakatanda dito sa dorm. O bakit? Karespe-respeto ka ba? Hindi ka nga marunong makipag-usap ng mahinahon eh. Abat, babaliktarin mo pa ako ngayon? O sige, tingnan lang natin kung magagawa mo pa akong sagot-sagutin kapag pinaalis ka na ni Ate Zenny dito. Teka lang naman po, Ate Emma. Huwag naman po sanang makakarating kay Aling Zenny to. Hindi na po mauulit, promise. Sinabi niyo na yan dati. Ano nangyari? Naulit pa rin. Kung ako sa'yo, Joy, umpisahan mo nang magbalot-balot ang mga gamit mo. Sisiguraduhin kung hindi ka na magtatagal dito sa dorm na to. Mga perwisyo. Popoy at Bea, sinubukan naman naming maging mabait na dormmate kay Ate Emma. Pero siya talaga tong malayo ang loob sa amin. Kahit sa ibang kasama namin sa dorm, eh hindi maganda ang pakikisama niya. Hindi ko talaga magets kung bakit parang napakalaki ng galit niya sa mundo at kung bakit sa amin niya ibinubuhos lahat ng galit niya. Well, hanggat wala naman siyang ginagawa sa aming masama, ihahabaan na lang muna namin ang PC namin. Total,
may maganda rin namang naidudulot ang pagiging masungit at stricto niya. Lahat kasi ng umuupas sa dorm ay nakakapagpahinga ng tama sa oras. Walang nag-iingay sa disoras ng gabi. Kahit yung mga kapitbahay, inireklamo niya sa barangay sa tuwing nakakabulahaw sila. Kung tutuusin, nasa lugar naman ang pagsusungit ni Ate Emma. Yun nga lang, may isang bagay siyang ginawa na hinding-hindi ko makakalimutan. Popoy at Bea, tinutuo ni Ate Emma yung banta niya na paalisin si Joy-Joy sa dorm. Hindi ko alam kung ganun ba talaga kalaki ang tiwala ng may-ari ng dorm sa kanya para magpadala sa mga sulsul niya. Pero nangyari ang gusto niyang mangyari. Kinausap ni Ate Zenny si Joy-Joy at binigyan ng ilang araw para makapag-impake ng mga gamit niya. Noong time na yon, galit na galit ako kay Ate Emma. Mga ilang araw din kaming paulit-ulit na nakiusap kay Ate Zenny para bigyan pa ng pagkakataon si Joy-Joy. Pero dahil mas matagal na si Ate Emma sa dorm, mas malaki ang impluensya niya sa kahera naming si Ate Zenny. Nakakainis talaga yung Emma na yan. Pag ako talaga napuno, bigla ako nalang sasabunutan yung bruhang yan. Ay, hayaan mo na. Kakarmahin din yan. Hindi talaga eh. Nangigigil talaga ako. Gusto kong tampalin yung pagmumukha niya nang makaganti man lang ako. Ay naku, huwag mo na-aksayin yung energy mo sa patandang dalaga na yun. Hindi siya worth it. Hayaan mo siyang mamatay sa stress. Psst, nakakainis kasi. Ay, paano na yan? E di magkakahiwalay na tayo. Buti sana kung pareho tayo ng company na napasukan, kaso hindi. Clingy yarn? Okay lang yan, girl. Dalasan na lang natin yung pagkikita pag weekend. Malapit ka lang naman eh. Wala na bang bakanting slot dun sa dorm na lilipatan mo? Sumama na lang kaya ako. Wala na. At isa pa, gastos ka pa ng pang-advance at pang-deposit. Kaya wag na, carry ko na to. Ay, ikaw carry mo. Eh ako, para kung bata sa cartoon na inaapi ng mayordomang matandang dalaga na ubod ng sungit. Ang gawin mo, magpakabait ka. Hanggang sa makuha mo yung loob ni Alex Zenny. Tapos, kapag tiwalang-tiwala na siya sa'yo, yung Emma na yun naman ang patalsikin mo. Kaya friend kita eh, dahil sa mga idea mong ganyan. Kamusta ang pag-iimpake? Matagal pa ba? Ate Emma. Eto na, malapit nang matapos. Atat na atat ka talaga umalis ako dito, no? Buti alam mo. Hoy, ikaw Maris. Siguro naman magsisilbing aral na to sa'yo. Sumunod kayo sa mga patakaran dito sa dorm. Kung hindi, maghahanap kayo ng malilipatan ng wala sa oras. Opo. Pakisara yung gate pag alis mo, Joy-Joy. Nakakabuisit talaga. Ang sarap buhusan ng kumukulong mantika. Oh, relax. Ang beauty na sa sayang. Ay, tara na. Hatid mo na ako. Tapos, libre mo muna ako milk tea. Pampalubag loob. Ay, mabuti pa nga. Tara. Opo pa, hinatid ko na po siya kanina. Mukhang okay naman dun sa nilipatan niya. Eh ano ba kasing nangyari at napalis siya dyan? Eh yun kasing isang nangungupahan dito, napakapakay Alamera. Akala mo kung sino, eh umuupa lang din naman siya. Eh baka naman kasi pasaway kayo dyan. Hindi ah, ang bait-bait nga namin eh. Wala nga kaming ginagawang masama. Wala talagang konsiderasyon yung kasama namin dito. Eh hayaan mo na anak. Basta huwag ka na lang gagawa ng ikapapahabak mo dyan ha? Opo pa. Lang, ayos na rin yung napunta kayo sa dorm na istrikto ang patakaran. At least, panatag ako na walang masamang mangyayari sa'yo dyan. Safe nga, hindi naman kami malaya. Eh, konting days lang na nak. Total, gusto nyo naman mag-abroad, di ba? Hindi naman magtatagal eh, aalis ka rin dyan. Yun ang nga lang din ang iniisip ko pa eh. Kumusta na nga pala yung trabaho mo? Okay naman ba? Ayos naman pa.
Medyo mahirap lang yung trabaho minsan. Pero napagtsatsagaan naman. Oh, hindi mabuti kung ganun. Masasanay ka talaga. Para kapag nasa ibang bansa ka na, eh, ready ka na. Matagal pa ba yan? Ay pa, sige na po. Gumagabi na rin eh. At saka nandito na rin yung Ate Emma. Nag-iikot na naman. Oh, sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Opo, kayo din po. Bye-bye. Ay, oo alam ko, gabi na. Bawal nang maingay. Hindi mo na kailangan sabihin. Okay, good. Mabuti naman at natuto ka na. Nakakainis! Popoy at Bea, walang mapaglagyan ang inis ko noon sa Emma na yon. Sa lahat ng pinagdaanan namin ni Joy-Joy, eh siya lang yung nakapagpahiwalay sa aming dalawa. Kung nakapagtabi lang ako ng mas malaki-laking pera noon, malamang eh umalis na rin ako sa dorm at sumama na lang sa lilipatan ni Joy-Joy. Parang impyerno kasi talaga yung tumira sa iisang dorm kasama si Ate Emma. Wala kang kalayaan na gawin ang gusto mo. Lahat ng kilos mo, kalkulado at pigil na pigil. Para kang nasa kulungan. Oras-oras, may nagbabantay. Bawat minuto, may nakaabang sa pagkakamaling pwede mong magawa. Mula nang umalis si Joy-Joy, eh, malaki ang naging pagbabago sa akin, Popoy at Bea. Nawalan na ako ng gana sa pagtatrabaho. Naging sobrang tahimik ng kwarto namin. Wala na kasi akong nakakausap bago matulog. Wala na akong napagkukwentohan ng mga nangyari sa akin sa trabaho ko. Parang robot na lang ako na magtatrabaho sa umaga at uuwi sa gabi para matulog. Nawala yung dati kong excitement sa pagtupad sa mga pangarap ko. Lahat ng yon ay dahil sa salbaheng si Ate Emma. Popoy at Bea, pagkatapos mapaalis si Joy-Joy sa dorm, eh nagplano na rin akong umalis doon. Ipinagpatuloy ko muna ang pagtatrabaho ng ilang linggo at sa oras na makapag-ipon ako ng pera, maghahanap na ako ng ibang matitirhan. Pero unti-unting nagsanay na rin ako nakasama si Ate Emma sa isang bahay. Umalis na rin kasi yung iba pa naming mga kasama sa dorm at kaming dalawa na lang ang naiwan. Ganun pa rin ang takbo ng buhay ko. Magtatrabaho, uuwi, matutulog, gigising, tapos magtatrabaho ulit. Araw-araw kong nakikita ang pagmumukha ni Ate Emma pero halos wala kami kibuan. At sa totoo lang, natutunan ko na rin magustuhan ang ganoong setup. Tahimik lang, walang nakikialam sa buhay ko, walang nanggugulo sa akin. At naipapahinga ko ng maayos ang katawan ko pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho. Naisip ko tuloy, okay din pala tong si Ate Emma. Basta wala akong ginagawang masama, eh wala akong dapat ipag-alala. Popoy at Bea, bukod sa nasanay na ako kay Ate Emma, eh unti-unti na rin akong naging komportable sa trabaho ko. Natuto akong maging pursigido kahit hindi ko nakasama si Joy-Joy. In fairness, may maganda rin na idulot ang pagkakalayo namin. Natuto akong kumilos ng mag-isa. Naging independent ako. Sa haba kasi ng panahon na kasama ko si Joy-Joy, eh nasanay akong tinatanong ang opinion niya sa halos lahat ng bagay. Pero ngayon, kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, naging mas bukas ako sa pagkakaroon ng iba pang kaibigan. Ayan, konti na lang. And send! Ayos! Makakapag-move on na ako sa next na gawain. Uy, Maris!
Kuha ka oh, dried mangoes. Uy, masarap yan ah. Galing ka ng Cebu? Sira, kita mong nasa work ako buong linggo eh. Isang galing to? Pinabibigyan ni Mikay. Pa-thank you niya daw sa'yo kasi tinulungan mo kami makahanap ng dorm na malilipatan. Sus, maliit na bagay lang naman yun. Oo nga pala, sabay-sabay na tayo mag-lunch para makapag-bonding na rin, ha? Sige ba? Hi, Maris! Oh, natikman mo na ba yung dried mangoes na pinaabot ko kay Chari? Oo, salamat ha. Wala yon. Uy, nga pala, anong oras kami pwede magkakot ng gamit bukas? Anytime pwede. Sige-sige, pupunta kami ng maaga para maaga nang natapos. Ayos, sasabihan ko na lang yung landlady para ma-assist din kayo bukas. Perfect! Uy, thank you Maris ha. Tinulungan mo kami makahanap ng bagong dorm. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Wala yun. Kailangan ko na rin kasi ng makakasama sa room eh. Ang boring kasi simula nung umalis yung best friend ko. Well, ngayong nandito na kami, pwede mo na kaming ituring na bagong best friends. Talaga? Hindi ba feeling close naman ako masyado nun? Maris, magiging roommates na tayo simula bukas. Tapos, magkasama pa tayo dito sa work. Dapat masanay ka na sa amin ni Chari. Oo nga, huwag kang mag-alala. Mabait naman ako. Ewan ko lang dito kay Mikay. Ay, wow! Buhat bang kote? Biro lang, ito naman. Ay, wait. Anong oras na ba? Tara, mag-coffee break muna tayo. Sama ka na sa amin, Maris. Okay, sige. Saktong-sakto, katatapos lang itong gawain ko. Alright, let's go! Ano ba naman to? Ang bigat-bigat naman itong bag mo, babaita. Eh, sino ba kasi nagsabing buhatin mo yan? Sabi ko iwanan mo muna sa labas at magtatawag tayo ng pwedeng tumulong. Nako, kung iiwan ko to doon, eh baka masalisihan pa tayo at makuha ng iba. Kaya kahit labang sa kalooban ko, ipinasok mo na. Saan ba pwede ilagay ito? Dito na lang, Mikay. May kanya-kanya naman tayong closet eh. Ayun. May mga bisita kaya ata, Maris? Ay, Ate Emma, hindi po sila bisita. Sila po yung mga bagong uupa rito sa dorm. Si Mikay po pala at saka si Chari. Hello po. Ah, buti pinayagan ni Ate Zenny ang bading dito. Ay, opo. Si Mikay po kasi yung mismong kausap kay Aling Zenny. Mukhang nagkapalagay naman po sila ng loob kaya pumayag na po siya. Si Ate Zenny talaga, oh, ang bilis magtiwala. Ah, eh, mawalang galang na po, ah. Pero, bakit po? Ano po bang problema kung bading ako? Hindi pa ba obvious ang sagot sa tanong mo? Siyempre, kahit feeling babae ka, lalaki ka pa rin. Hindi ka dapat natutulog sa kwarto kasama ang mga babae. Hindi ko naman alam, Maris, na may pagka-sexist pala mga tao dito. Sa anong era ba nasta kang utak nila dito? Anong petsa na pero ang pag-iisip parang naiwan sa panahon ng mga Hapon na. Ah, eh, Mikay, hayaan mo na. Huwag mo na lang patulan. Ate Emma, pinayagan na po kami ni Aling Zenny. Nangako na rin po ako sa kanya na ako nang mananagot kapag may ginawang hindi maganda sina Chari at Mikay. Siya naman po ang landlady dito, di ba? Kaya kahit ayaw niyo kina Mikay, si Aling Zenny pa rin yung masusunod. Okay, tingnan natin. Makaalis na nga. Ang yabang ng matandang yun ah. Sino ba yun? Si Ate Emma. Matagal nang nangungupahan dito yan kaya malakas ang loob. Akala mo kung sino ay umuupa lang din naman pala. Napakasama pang makatingin. Hay nako, sinabi mo pa. Ha? Basta habaan nyo na lang ang PC nyo sa kanya ha. Matagal na rin ako nagtitimpi dyan. Hayaan mo Maris. Ngayon nandito na kami. May kasama ka na. Hindi tayo papayag na api-apihin tayo ng mismitsyo na yun. Salamat, Mikay, ha.
At least ngayon, mas panatag na ang loob ko kahit papano. Konti na lang maluluto na tong ulam. Ay, nagugutom na ako ah. Ang bango naman ang niluluto mo, Maries. Aba, syempre naman. Lalabas muna kami saglit ni Chari, ha? Ha? Bakit? Eh, malapit na tayong kumain, ha? Ano lang, may bibilan lang kami saglit. Okay, sige. Huwag kayong magtatagal, ha? Oo naman. Tara na, Mikay. Let's go. Ano pa kayang kulang? Alam ko na. Gagawa na lang ako ng sausawan para sakto pagbalik nila, kakain na lang. Nasaan na ba yung kutsilyo? Nandito lang yung kanina eh. Bakit bigla na lang no? Hindi ko gusto yung pagbigyan mo. Ate Emma, nakakagulat ka naman. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ang sabi ko, hindi ko gusto yung mga kaibigan. Ano bang problema nyo? Wala naman silang ginagawang masama ah. Wala pa. Oh, eh anong gagawin nyo? Hahanapan nyo sila ng butas para mapaalis na naman sila dito kagaya ng ginawa nyo kay Joy-Joy? Ibang klase rin kayo eh, no? Wala akong sinabing gano'n. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Nga pala, ito yung kutsilyo. Hinahanap mo to, di ba? Mag-iingat ka, ha? Baka masugatan ka. Popoy at Bea, malaking tulong ang pagkakaroon ko ng bagong mga kaibigan. Kung dati halos piliting ko na ang sarili ko na bumangon na araw-araw para magtrabaho, ngayon ay mas excited na ako kahit papaano. At malaking bagay din na kasama ko sila sa isang dorm. Meron na ulit akong nakakausap, may nakakasama na ako sa pagkain, at may mga kakwentuhan na ulit ako bago matulog sa gabi. Iba pa rin pala yung alam mong hindi ka nag-iisa. Mas may sigla, mas may buhay. Kaso nga lang, meron pa rin isang malaking epal. Akala ko Popoy at Bea eh okay na kami ni Ate Emma. Unti-unti nang nagiging maayos ang lahat eh. Kaso bigla siyang bumalik sa dati niyang ugali. Pinapakialaman na naman niya yung mga taong pumapasok sa dorm. Hindi ko na talaga magets kung ano bang meron sa kanya at ang dali niyang mairita sa ibang tao. At ang mas lalong hindi ko maintindihan ay kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para pagbantaan ako at ang mga kaibigan ko. Nanumbalik tuloy lahat ng inis ko sa kanya noong napaalis si Joy-Joy. At habang nakikialam siya sa amin ni Mikay at Shari, eh hindi ko maiwasang magalit sa kanya. Hanggang sa isang pangyayari ang mas lalo kong ikinabahala. Mikay, hindi pa ba kayo gigising? Baka malate tayo sa work. Mikay! Malilate na tayo. 5 minutes, te. 5 minutes na lang. Ay, okay. Mag-iinit lang ako ng tubig. Pagbalik ko, dapat nakabango na kayo, ha? Yeah. Ayan, sa wakas, kumulo na rin. Maisalin na nga to sa thermos para may pangkape yung dalawa. Mikay, bumangon na kayo para makapagkape na. Aray? Ba't kasi bigla-bigla na lang kayong sumusulpot? Nabuhusan tuloy kayo ng tubig na mainit. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Hindi ko naman sinasadya, ate. First aid. Ano bang first aid sa napaso? Alam ko na. Dito, Ate Emma, ibabad mo na lang dito yung kamay mong napaso. Tapos, sasamahan kita sa clinic mamaya para ma-check yan. Wag na! Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Okay. Sabi mo eh. Ay, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Tatandaan mo itong ginawa mo sa akin. Ate, wag mo naman akong titigan ng ganyan. Hindi ko naman ginustong mangyari yan eh. Mag-iingat ka, bata. Opo. Ang sabi ko, lagi kang mag-iingat. Binabalaan kita.
Uy, hindi ko na kayo hihintayin matapos kumain ha. Inaantok na kasi ako eh. Sige girl, gora lang. Aray, oo nyari. Medyo masakit pa kasi tong kamay ko na napaso nung nakaraan eh. Nako girl, pacheck mo na yan. Nag-aalala nga rin ako eh. Kung itong sa akin masakit, paano pa kaya yung kamay ni Ate Emma? Eh halos buong katawan niya yung natapunan ng kumukulong tubig. Oo nga no, okay lang kaya yun? Ewan ko ba, 2 araw na yatang hindi lumalabas ang kwarto yun eh, simula nung natapunan ng tubig. Nako, check nyo nga, buhay pa ba yun? Narinig ko siya kanina may kausap sa phone, kaya palagay ko okay naman siya. Ay, buti naman. Sige na, mauna na ako sa kwarto, kukuha na lang muna ako ng damit saka magsha-shower ako bago matulog. Okay. Ko nga ba ulit nilagay yung pantulog ko? Ah, tama. Nasa maleta. Nagtitlop nga pala ako ng mga damit kanina. Maris! Cherry! Ikay! Ano nangyari dyan? Bakit may... Oh my God! Sino may gawa nito? Maris, ano nangyari? Hindi ko alam. Pagbukas ko ng maleta ko, yan yung bumungad sa akin. Punit-punit na picture ko at saka underwear na may dugo. Maris, sa'yo ba yung underwear na to? Oo. Eh, sino may gawa nito? Teka, parang alam ko na kung sino. Sinasabi ko na nga ba may sa demonyo yung matandang yan eh. Mikay, samahan mo ko. Ha? Huh? Bakit? Susugurin natin yung Emma na yan. Cherry, wag na! Anong wag na? Hindi na biro to, Maris. Gawain na ng hindi matinong tao to. Wala naman tayong ebidensya na siya yung gumawa eh. Kahit na, wala na bang ibang pwedeng gumawa nito kundi siya lang eh. Kasi may atraso ka sa kanya, may galit siya sa'yo. Oo, alam ko naman yun. Pero hindi naman pwedeng sugurin na lang natin siya ng basta-basta. Oo nga, may point si Maris. Ang mabuti pa siguro, sabihan na lang natin si Aling Zenny na alam niya yung nangyayari dito sa bahay. Pero grabe Maris, nakakatakot na itong ginagawa sa'yo. Dapat talaga mag-ingat ka na dyan sa Emma na yan. Anong gagawin ko? Magre-report ba ako sa police? Hihingi ba ako ng saklolo? Palagay ko hindi nila papansin itong ganitong issue lang. E sa ngayon, wala tayong pwedeng gawin kung hindi mag-doble ingat. Hanggat maaari, huwag tayong aalis sa paningin ng isa't isa. Lumanag? Hindi natin alam kung ano pa yung kayang gawin ng Emma na yan. Kaya mainam na yung palagi tayong magkakasama para hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng masama. Popoy at Bea, simula noon ay nakaramdam na ako ng takot. Palagi na akong nababahala para sa sarili kong kaligtasan. Hindi ko sinabi kay Papa ang nangyari dahil ayokong mag-alala siya. Pero ang totoo, inumpisahan ko na maghanap ng malilipatan na dorm. Nagtanong-tanong ako sa lugar sa amin. Nag-search sa internet at nagpatulong sa iba pa naming katrabaho pero wala akong mahanap na malapit sa workplace at pasok sa budget. Ang ending tuloy, e kailangan kong pagtiyagaan ang tumira sa dorm kasama si Ate Emma at magdoble ingat. Mabuti na lang at nandiyan na sila Cherry at Mikay. Habang tumatagal Popoy at Bea ay palala ng palala ang takot na nararamdaman ko. Hindi ako umuwi sa dorm kapag wala doon sila Cherry at Mikay. At kapag nasa dorm na ako, inililibot ko ng maigi ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay palaging may nakamasid sa akin. Parang anumang oras e pwedeng may mangyaring masama sa akin. Pero lumipas ang ilang linggo na wala namang kakaibang nangyari kaya kahit papaano ay napanatag na rin ako. Ang hindi ko lang alam ay may malaking panganib palang nag-aabang sa buhay ko. Ay,
grabe yung overtime natin ngayon. Sinabi mo pa. Buti na lang, Friday na! At bagong sweldo. Yes, kaya let's go! Party time na! Uy, Maris, sama ka sa amin ha. Hindi ka pwede mag-no. Ha? Saan kayo pupunta? Saan pa? E di pa party. Gabi na. Girl, malamang. Saan ka nakakita ng pa-party ng umaga? Ano yung children's party? Hindi tayo pwedeng umuwi ng gabing gabi. Magagalit na naman si Ate Emma. Alam niyo naman yun. Eh, sino bang nagsabi uuwi tayo? Mag-i-enjoy tayo ngayong gabi hanggang sa mag-umaga. Minsan lang to, tara na. Teka, eh, hindi ako sanay sa mga ganyan eh. Uuwi na lang ako. Maris, nakalimutan mo na ba kung ano yung ginawa sa'yo nung Emma na yun yung nakaraan? Huwag mo sabihin uuwi ka doon. Ikaw lang? Wala kang kasama? Ikaw lang ang tao sa dorm at si Emma. Kaya mo? Kung ako sa'yo, Maris, sumama ka na lang sa amin kaysa mapahama ka pa doon sa dorm. Okay. Sige. Good. Masunurin ka naman pala eh. Saan ba tayo pupunta? Bakit parang paikot-ikot kang magmaneho? Kabisado mo ba talaga tong lugar na to? At saka kaninong kotse to, no? Ah, ito ba? Pinaram sa akin to ng dati kong boss. Dadaan muna tayo sa kanya ngayon. Saan ba natin pupuntahan? Bakit parang ang dilim naman masyado sa lugar na to? At saka parang abandonado na tong lugar. May nakatira pa ba dito? Mikay, Chari, natatakot na ako. Saan ba talaga tayo papunta? Pwede bang umuwi na lang tayo? Natatakot na talaga ako eh. Uuwi ka? Gusto mo? Oo, sana. Sumama ka muna sa... Ha? Saan tayo pupunta? Sumama ka na lang. Teka, di ba masyadong madilim sa lugar na to? Baka may mangyaring masama sa atin dito. May mangyayaring masama lang sa'yo kapag hindi ka sumunod sa amin. Lika. Mikay! Mikay, teka lang. Bitawan mo po. Saan ba talaga tayo pupunta? Saan niyo ba ako dadalhin? Huwag ka ng masyadong maraming tanong. Sumama ka na lang. Mikay, Chari, please. Umuwi na tayo. Parang awa niya na. Ano ba? Mahina. Hindi kita dito. Bigay, bitawan niyo ako. Dito. Saklalo. Tulong. Tulungan niyo ako. Huwag kasabi maingay. Hoy, tigil niyan. Teka, sino yun? Nasundan yata tayo. Anak niyo nang... Walang tatakbo. Yan! Yan nga, sir! Pulihin niyo sila! Sila yung may mga masasamang bala! Ate Emma! Taas yung mga kamay nyo! Pag minamalas ka nga naman. Yan! Yung bading na yan ang pasimuno. Isama nyo na rin yung isang babaeng yan. Ate Emma! Buti dumating po kayo! Okay ka lang? Sabi na lang, hindi ako mapapahiya sa inala ko eh. Sir, tapkapan nyo ng maigi ang mga yan, ha? Halughugin nyo yung sasakyan! Yes, sir. Yes, sir. Buti na lang talaga, Ate Emma. Dumating kayo. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa sa akin nung dalawang yun. Binalaan na kita. Lagi kang mag-iingat. At saka matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi ko gusto yung mga bagong kaibigan mo. Ayaw mong maniwala sa akin eh.
May nasama mo pa yung sinabi ko. Eh, kasi naman ate, akala ko... Akala mo ano? Nagsusungit lang ako, ganun. Ay, nako. Matanda na ako, Maris. Marami na akong nakasalamuhang tao. Kaya magaling akong makiramdam kung mapagkakatiwalaan ang tao o hindi. Masungit lang akong tignan, oo. Pero hindi ako kasing salbahe ng inaakala mo. Salamat talaga, ate. Magpahinga ka lang ng konti at mamaya i-interviewin ka ng pulis. Paano niyo pala kami nasundan, ate? At saka, paano niyo nalaman na may masama silang balak sa akin? Ay, matagal ko nang minamanmanan yung dalawang yan. Isang beses narinig kong pinag-uusapan kanila at may binabalak sa'yo na hindi maganda. Siyempre, hindi ko sinabi sa'yo kasi alam kong hindi ka naman maniniwala sa akin. Kaya ang ginawa ko na lang, binalaan kita na mag-ingat ka lagi. Sana ate, sinabi niyo na lang. Kapag sinabi ko ba sa'yo noon, maniniwala ka sa'kin? O hindi, diba? Ay, kaya kanina nung napansin kong gabi na at hindi ka pa umuwi, pinuntahan kita sa trabaho mo. Nakita kong kasama mo umalis yung dalawa. Nakakotse pa kayo samantalang wala namang kotse yung likay na yon. Kaya kinutuban na ako at nagtawag ako ng pulis. Ate, thank you talaga. At pasensya na kung masyado kitang na-judge dahil sa pagtataray mo sa amin. Sanay na ako. Sanay na akong nahuhusgahan ng mga tao dahil sa kasungitan ko. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Maris. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. May mga tao mabait kapag nakaharap sa'yo, pero demonyo kapag nakatalikod ka. May mga tao namang parang sintigas ng bato, pero totoong may malasakit. Yan ang natutunan ko sa buhay. At gusto kong matutunan mo rin yun. Popoy at Bea, siguro kagaya ko, gulat na gulat din kayo. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang mga nangyari, nakakaramdam pa rin ako ng takot at galit. Nagagalit ako sa mga taong pinagkatiwalaan ko ng buong-buo pero dadalhin lang pala ako sa kapahamakan. At kung sino pa yung inakala kong masamang tao, siya pa pala ang tutulong sa akin sa bandang dulo. Napag-alaman namin na gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot sila Chari at Mikay at balak nilang idamay ako sa mga kalokohan nila. Hindi na ako nagsampa ng reklamo pero dahil nakuhanan sila ng droga noong gabing yon ay agad silang ikinulong. Simulat sa pool pala ay tama si Ate Emma. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Masyado kong nabulag ng maling akala. Masyado kong hinusgahan si Ate Emma base sa nakikita ko. Sana Popoy at Bea ay may magandang aral na napulot ang mga listeners ninyo. Nakakapanlin lang ang mga mata. Marami tayong nakikita na hindi totoo, lalo na sa mga taong nakakasalamuhan natin. Kaya marapat lang na maging maingat tayo sa paghuhusga sa ibang tao. Minsan, kung sino pa yung akala nating masama, ay sila pa pala yung matatakbuhan natin sa oras ng kagipitan. At minsan, kung sino pa yung bait-baitan, sila pa pala yung totoong salbahe. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea, at maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Ipagpapatuloy ko ang pakikinig na sa programa ninyo. Sana'y mas lalo pa kayong gabayan ng Panginoon. Lubos na gumagalang, Maris. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Salbahe. Mga kapamilya, oras na natin sa buong kapuluhan. It's already 11 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Not everything is what they seem, how they seem. Ganun ba yun? Parang ganun. Malapit-lapit na po. Eh. Parang ganun. Naman. Something sabi... to that effect.
Pwede na yun. Pero alam mo po, may part dito kay Ate Emma na medyo nakaka-relate ako ng very, very slight. Mm-hmm. And that is judging someone based on their, based on sa nakikita mo lang sa panglabas. Kasi meron akong isa pang friend. Kilala mo rin to. Nung nag-uumpisa ako sa MOR, ayoko tong friend ko na to. Ayoko tong tao na to. Parang feeling ko, alam mo yon, yung authority niya kasi nakaka-intimidate. Parang feeling ko ang supla-suplada niya. Parang ayaw niya akong kausapin. Parang feeling ko naaartehan siya sa akin. So ako tuloy, ginagawa ko ang totoo, hindi kanya feel. So ginagawa ko talaga lahat ng paraan para alam mo yon hindi magkasalubong yung mga landas namin. Tapos pag may inuuto siya sa akin, oo lang ako na oo, hindi ako umaano, hindi ako, ang tawag dito, umaalma. Kasi alam mo yon, natatakot ako sa kanya, ganong levels. Mm-hmm. Pero alam mo ba, nagkaroon lang ng isang pagkakataon na makapag-usap lang kami na ako, my guards are down, tapos siya, chill lang din, relax lang din, nakapagbiroan lang kami one time, doon na-realize, parang doon na-open up yung thought na, parang hindi naman pala siya ganun ka, alam mo yun, gaya nung iniisip ko, ganun ka, hindi naman pala siya ganun ka-antipatika. Kamaldita, yung mga ganun kamaldita levels. So, babae ito. Oo. Tapos, pero alam, tingnan mo ngayon. Ka-dinner mo rin ba recently? Ka-dinner din namin to. Kasama nung isang ka-dinner din. Pero tingnan mo kanina si ngayon. Jackie. Oo, we are very, very close. Alam mo yon, parang nawala lahat ng mga masasamang iniisip ko sa kanya. Hindi na ako natatakot sa kanya. And ang dami-dami ko nang natututunan sa kanya kasi nga mas matanda siya sa akin. So, alam mo yun, parang all this time inisip ko, bakit ko nga ba siya inisipan ng di maganda? Ginudge ko lang yung aura niya. Kasi naman, aminin mo, pag nakita mo minsan yung isang tao, alam mo yung pag yung mukhang ganyan, parang feeling mo, sasampaling ka kaagad, hindi ka pa nagsasalita, babangasan ka niya. Yeah. Parang ganun kasi yung mukha niya. Si DJ Tony yan, ano? Oo. Tama na naman ba yung hula ko? Ito naman, hindi ko nga nire-reveal. Nire-reveal mo pa? Ito naman. Diba, kung mga friends mo sila, hindi sila magkakaroon ng violent reactions. But they should take that as a compliment, di ba? Alam naman nila. Sinabi ko rin yun. Alam mo, tingin ko sa'yo, napakamaldita mo, napakasuplada mo, napakasalbahay mo. Pero tinatawanan lang niya kasi nga friends na kami, di ba? Dahil kasi hinusgahan ko, ayan tuloy. Di ba? At nabanggit na rin ang mga pangalan nila. Ayan. Pero alam nyo, dito sa kwentong ito, no, biruin nyo kanina, pinag-iisipan natin na parang may something na dito kay... Ako rin, ha? Ako man sa kwento kasi hindi ko binasa ito, no, beforehand. Si Ate Emma, akala natin may yung-ying at may baliw-baliwan effect. Ano yung nilagay dun sa bag ni, ano? Ni Maris? Alam mo, isa yun sa mga punit-punit misteryong... na mga pictures. Oo. Yes. Si Ate Emma ba may gawa nun? Nanakot talaga si Ate Emma. Pero why, no? Why? Yun tapos, naman pala, ito ay, itong dalawa, ito si ano Chari and Mikay, ang may kagagawan. Biruin nyo, nakahanap ng butas para siraan pa itong si Ate Emma. Ate Emma. Para, di ba kasi... So far, siya yung ano eh, no? Siya yung parang kontrabida talaga na instill na sa utak ni Maris. Ayan nila, Joy. Ayan ang, kasungitan, katarayan, napakasalbahe, napakahigpit nitong si Ate Emma. Pero yun naman pala. Kaya nga ito, no? Para sa akin, isang maikling statement para sa kwentong ito na magiging gabay din natin sa buhay natin. Ito yung na-realize ko na hindi lahat ng taong nakangiti sa harapan mo ay masaya sa mga nararating mo. Pero hindi rin naman lahat na nag-e-express ng kanilang pakiramdam, 'di ba? Yung akala mo mga tahimik lang, minsan sila pa yung silently is supporting you, 'di ba? Without question. Oh, may mga ganyan eh. Meron yung iba, gusto nila ay na-acknowledge yung kanilang presence nung ganito ka, nung may mga na-achieve ka. Pero hindi lahat na nakiki-enjoy sa'yo, hindi lahat na pumupunta at bumabate, bumay beso sa birthday mo, nakikikain,
is happy birthday ang hiling para sa iyo. Yung iba dyan, ako gustong puntahan na yung lamay mo dahil inggit na sila sa ano mo, no, sa na-achieve mo sa buhay. 'Di ba hindi lahat na nakangiti sa harapan mo? Oo, oo naman. Hindi lahat na nakangiti sa harapan mo ay kaibigan mo, 'di ba? Pero hindi lahat ng mukhang hindi nakangiti at mukhang hindi masaya sa mga nararating mo ay hindi happy for you. 'Di ba? You should learn how to discern the difference, 'di ba? Yung iba ay hindi lang sila expressive pero nandun sila to support you all the way. True. Ika nga nila, no? Masyado tayong busy kakabantay kay Marites. Pansinin naman daw natin si Pakita. Si Pakitang tao. Yan ang bantayan kay Marites. Diba? O, ito sabi ni Trina Loresca. Minsan talaga, hindi may iwasan na maging mabilis tayo sa pag-judge ng ibang tao. Very nice story at marami ang nakaunawa ngayon sa mga masusungit. O, diba? Intindihin natin yung mga masusungit. Baka nga naman meron talagang pinaghuhugutan. Tsaka hindi, ano? Dito sa kwentong ito, kaya naman pala pinipigilan siya, winawarningan siya, is that meron kasi mga tao na magagaling na, anong tawag mo rito, judge ng character ng ibang magbasa tao. Magbasa ng ano, oo. At ito nga si Ate Emma, sa dami na rin, ano? Ibigay natin sa kanya yon, sa dami ng kanya mga nakasama doon sa dormitory na yan. Diba? Alam niya na kung sino yung, naku, may tinatago itong batang itong hindi maganda, pakikiramdaman ko nga. Diba? Alam niya na yung galawan dyan. Alam niya na iba't ibang mga tao na ang nakausap niya bago ka pa dumating. Diba ganyan nga rin tayo sa, minsan tayo mga bata, ganyan tayo sa mga magulang natin. May ilulusot tayong isang kaibigan. Alam mo, minsan ganyan din ang parents namin, ano? Pagdating sa mga kaibigan namin. Hindi naman masungit eh, kasi hindi masungit ang mga parents ko. 'Di ba? May mommy, may daddy, pero kumbaga sinasabi nila na medyo magaslaw yung isa mong kaibigan, ano. Sino po doon? Ay, ganito. Hindi ko gusto yung mga lumalabas sa bibig niya. Yan, may mga ganyan. Tapos ang nanay ko, I remember, no, very machika ang nanay ko noon dahil nung nag-uumpisa ng may mga ano yung mga phone calls, may tinatawagan na ako, may niligawan, meron tumatawag din dito sa bahay na chinichika siya, tumatawag lang para makipagkwentuhan sa mami ko, and she warned me about this certain lady na anak, gusto ko naman yung nakakausap ko yung mga kaibigan mo, but I don't like this one. Diba? Medyo masyado siyang ano. And true enough, ako naman, hindi naman ako, mami naman, ano eh, may tsura rin naman yung sayang din naman. Diba? Laman siya. Diba? Pero, nalaman ko rin na hindi lang naman pala siya sa nanay ko ganoon. Style niya na pala yun. Oo, kahit sa iba. Oo, na, kumbaga, tsaka hindi lang pala isang jowa ang gusto ni ate. Yan, hindi lang pala isa. Oo, marami pala. Gusto niya, barkadahan ng jowa. Yes, gusto niya barkadahan ng jowa. Kasi silent type lang naman ako in person. Alam mo naman yan, Bea, no? Pero, alam mo yun, minsan tama eh, no? Tama yung mga nag-ano sa atin, mag-ingat ka, medyo, I don't like her. How do I say this? Pero ikaw ang bahala, sabi niya sa akin. Eh di ako rin, ang naka-discover na oo nga. Very accommodating pala si ate. As in, ina-accommodate lahat ng napadaan. Lahat ng gusto accommodate sa kanya. Yes. Alam mo po, isa yun sa mga ano, ako aminado ako, talent na wala ako. Yung marunong medyo bumasa nga. Yung marunong bumasa sa pagkatao ng ano, parang nakakatuwa yung mga taong unang tingin pa lang or sa mga kilos, alam na nila kung anong klaseng tao yung nasa harap nila. And ako, I tried, pero ako minado ko, it's hard. Kaya ang ginagawa ko na lang, mga kamarkada, para sa mga katulad ko na, alam mo yun, hirap mag-judge ng character, is huwag masyadong pag-give sa lahat ng mga impormasyon tungkol sa'yo. Huwag masyadong especially friendly. Those, yes.
'di ba? Huwag masyadong friendly. Friendly pakitunguhan, pero huwag kang mag all out sa isang tao, lalo na kapag bagong kilala mo lang, gaya nito nangyari kay ano kay Maris, na kilala close, close agad, ano? Sa katrabaho, sinama sa ano, yung pala, may ibang bahid, di ba? So, makipagkaibigan, oo, pero nakataas pa rin yung guard mo. Always protect yourself. Siguro it will take, minsan nga, kahit abuti ng years yung friendship nyo, Popoy. Ay, no. Meron at meron ka pa rin malalamang ano eh, no? Meron pa rin lalabas na hindi maganda. Chinuchuchu ka pala. Yes. Oo, kasi nga, ang galing nilang magtago ng tunay nilang pagkatao. Kaya walang problema, walang kaso maging friendly, pero always guard yourself. Yun lang siguro ang aking ano, ang aking take dito. Huwag masyadong magtiwala kahit taon na ang tinagal ng inyong pagsasama. Kasi either magaling sila magtago ng personality or nagbabago ang pagkatao ng isang tao. Kung una mabait siya, kampi siya sa'yo, love-love ka niya, eh, may nakitang iba na mas nagustuhan kesa sa'yo, ayan, inaway-away ka na tuloy, we never know. Yes. Diba? You always protect yourself first. Mm-mm. Ayan, sabi ni Cathy Lagrosa Luzano, sorry, Ate Emma, ha? Sorry talaga. Ayan, dinikdik mo si Ate Emma kanina, diba? Ah, oh. Ayan. Hoy, boy, isa ka rin Sabi tuloy ni Malura, so parang ang bilis niyong nag-swap ngayon, ha? 'Di ba? Nagpalit ng sides, 'di ba? Si Hides Tenido, hello Miss Hides. Sabi niya, experience ko na 'yan sa 27 years sa working area. Judge agad dahil strong ang personality at stricta. Hinuhusgahan din ng hindi pa nakakasama. Sana i-observe muna natin ang isang tao bago mo husgahan. Yan. Totoo naman. Never judge agad but always be vigilant. O, diba? Gusto mo yung sinabi ni Maluraso? Yes. Tapos, sabi ni Noraline Operario, kasi naman, ipinanganak na siya ng panahon ng kopong-kopong, kaya alam niya lahat ng ugali ng tao. Hindi naman alam lahat. Magaling lang talaga siyang mag-ano, kumilatis. Yes, magaling kumilatis. I think kung si Bea walang talent sa ganyan, siguro ako, masasabi ko, Bea, no? Ano sa tingin mo? Mag-agree ka ba kung medyo magaling akong sa kilatis sa mga tao? Sa taon din na magkasama tayo at nagkakakwentuhan. Ano masasabi mo? Kasi ako, I think, kasi hindi ako ano ha, hindi ako yung unang kita ko palang sa'yo, meron na akong judgment na ganito yan, ganyan yan. I just keep it to myself. Diba? Pero more often than not, hindi naman po kasi ako ganung kamamaru. Sa ina-expect ninyo no mga kapamilya. Marami akong binibigyan natin ng benefit of the doubt. Pero napapatunayan natin no sa mga susunod na panahon na hindi ko like yung ugali nito. Ikaw ba mag-agree doon, Bea? Ako sa pagkakakilala ko sa iyo, Popoy, ikaw kasi yung tipo na tama, hindi ka naman judger at first glance. Pero matagal ka kasing mag-relax sa isang tao. Matagal ka mag-open up sa isang tao. Parang gusto mo muna siyang kilalanin. Gusto mo muna makita ang lahat-lahat sa kanya bago ka mag-open up talaga dun sa isang particular na tao. Feeling ko ganun ka. Isa ka rin. Nakataas din yung ano mo. Yung siyempre naman. In a good way. Oo. Ganun kasi dapat tayo at ease na tayo sa mga kasama natin, 'di ba? But it doesn't necessarily mean na friends na tayo, ikikwento ko na sa iyo ang mga sex capades namin ng jowa ko. Yan yung wag na wag niyong gagawin. Ha, ladies and gentlemen, mga kalalakihan, mga kababaihan, no. 'Di ba? Dahil hindi niyo alam baka may masamang intention pala yan sa inyo. Ano na ba naman yung sabihin na, "Uy, ito pala ganito kay ganyan eh," 'di ba? Meron pala silang ginawa. I mean, wag kahit na ansaya niyang kasama, pagka kayo magkasama, no. 'Di ba? You don't owe them that. Yung too much information, yung masyadong personal na mga impormasyon, mga password niyo sa cellphone, may ginagawa ka? Halimbawa, sige Bea, pakibukas na lang diyan. Ito lang naman password diyan, 1 2 3 4. Oo, ayan. Sige na, ikaw na bahala. Eh, papaano kung doon sa duration ng time na yun, minsan ganyan tayo magtiwala ano, sa mga personal information sa atin. No, it'll take time, diba? At hindi lang basta time, kumbaga malalim na pagkakaibigan para magtiwala ka
doon sa mga ganung klase ng impormasyon. Kahit nga sa mga partner natin, sa mga boyfriend natin, may mga kwento na hindi natin maikwento. Eh ano pa sila na mga kadarating lang sa ating buhay? Diba na magkikwento ka na agad dahil napapatawa ka niya? Magkikwento ka na agad dahil iisa yung workplace ninyo katulad nitong sina Maris? Diba? At parehas kayo ng hilig, maglalabas-labas, ganyan. Pero ano bang alam mo sa kanila? Oh, 'di ba? Ito si Maris, muntik nang buti na lang nandiyan ang katulad ni Ate Emma. 'Di ba na akala mo kontrabida pero siya pala magiging superhero, 'di ba? Sa bandang huli. At mangunguna sa pagliligtas sa iyo, sa kalokohan na gagawin sa iyo nung akala mo mga kaibigan mo. Totoo. Kaya minsan talaga mga kamorka, biglang liko tayo. Minsan kailangan natin ng isang Ate Emma sa buhay natin. No, kasi sa sobrang pag-enjoy natin, hindi natin napapansin na papunta na pala tayo sa hindi magandang landas. So, we need an Ate Emma in our life. Hindi man sing grabe nung kay Ate Emma, pero mga ganong peg, alam mo yon. Hindi man landlady, pero alam mo yun, nanay mo, tita mo, o ate mo. Asar na asar ka, kinukontra ka palagi, Bea, saan ka na naman pupunta? Nagpalit ka lang yata ng ano, ng shorts, lalayas ka na naman, 'di ba ganyan sila? Oo. Tsaka yung palagi kang hinahanap, 'di ba? Hindi naman 'yun sa para asarin ka lang, inisin yung araw mo. Nag-aalala lang sila sa iyo. Okay. Sabi ni Margaret Abyog, Virgo rin ako. Katulad ni Popoy, kaya very choosy talaga kami, lalo na sa pagpili ng mga friends. I think so. Ayan ako, very choosy ako. Hindi ako hindi yata ako basta nakikipag ano, no? Friends. I mean, nagiging close. Magkakilala tayo, salamat. Pero kapag ka hindi ko feel, alam yan ni Bea, no? At lalo na ngayon, Bea, kapag ka umiedad ka pala. kapag ka medyo umiedad ka na, kumbaga parang... Hindi siya friend material for me. I'm sorry, I tried. Pero sige na, okay na yung isang pag-uusap natin. I hope it's also the last time. Diba? That is... para may ganun na akong ano, no? Hindi ka naman parang, sa suplado. Oo, yung parang nung bata-bata ka kasi, parang tinatry mo pang pakisamahan. Pero nung tumanda ka na, let's not waste time anymore. Kung ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Hindi kita feel, tapos na, yun na yun. Hindi ka na magta-try pa ulit na, alam mo yun, chummy-chummy. Ganyan ka nga po. Alam nyo, may mga ano kasi, nung bata tayo, syempre gusto natin, may tropa ako rito, may tropa ako roon, marami akong friends dyan, marami akong friends doon. It's the quantity that we are after, diba? The quantity of friends. Ang daming kaibigan. Kala mo naman, tatakbo bilang konsehal, bilang mayor. Diba? Pero what really counts is the quantity of friends that you have. Kahit na may isa, may dalawa, may tatlo, swerte na kahit may isa ka. Pero yung quality ng friendship ninyo, diba, it'll take you places, okay? Mahalaga yung kalidad ng pagkakaibigan. Hindi, not necessarily parehas kayo ng trip, not necessarily parehas kayo ng gusto marating sa buhay, katulad ng friendship na nagkaroon dito kay Maris and kay Ate Emma. Diba, that's a friendship. That's true friendship. Misunderstood si Ate Emma, pero nandun pa rin siya. Being the older, kumbaga parang tita nga, ano, or older sister, diba, na handito ako. Hindi mo lang na-appreciate yung katarayan ko, pero concerned ako sa'yo, mahal kita. Yun eh. Nakalimutan natin doon is the genuine concern and the love na ibinigay ni Ate Emma sa isang Maris na alam niyang nasa alanganing sitwasyon. Yo. O yan mga kamarkada, pag wala pa kayo natutunan doon sa kwento natin, kayo mga judgmental kayo, ewan ko na lang. Kaya alam mo, Maris, we know you're watching. Maraming salamat sa pag-send ng story mo. Thank you for sharing it. Marami kami nga natutunan. Ayan. At any final words, Popoy? Ang ganda na nun, pinalakpakan ko na nga yung sarili ko rin sa sinabi ko. It's the quantity of friendship na ang importante. Diba? It's the quality of the friendship that you have that is important. Hindi yung quantity, hindi yung bilang. Dapat yung lalim. Yun! Yun! Dahil dyan, pasalamatan na natin yung mga gumanap dito sa napakagandang story na to for this Friday episode of Dear MOR.
gumanap na si Maris, Jamie Rubio, at ang lodi natin ngayon na si Ate Emma, Cindy Basena. Ang BFF ni Maris na si Joy Joy, ginanapan, napakagaling ng pagkakaganap nito ni Bea. Ang mga kontrabita sa buhay ni Maris, si Cherry at Mikay, Kenneth Ancero and Chan Palma. Si ating Zenny, Diyos kwa, si Dan Capuchon, at syempre si Jowa Bells Jello, ginanapan ni Warney Alagaw, and of course si Dante, si Jag Kamat. Naku, ang napakatikas maasahang kapulisan na pinangunahan ni Makoy Marcos, ayan. At syempre, nagsulat na nga story natin, Warney mga bata. Alagaw. Mga bata. At edit, Joko Loco. Thank you. Halughugi ng kotse. Tignan nyo, baka may mabenta dyan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa ating producer na wala rin talagang kasawa-sawa sa atin na magpaalala, diba, gumabay at mag-upload ng inyong mga paboritong mga storya sa Kapamilya Online Channel, diba, na inaabangan tuwing 4 a.m. lalo na ng mga kapamilya natin abroad and mga nasa Middle East, North America, Europe, sa Africa, may ilan sa Africa. Ayan, sa Asia, Australia, maraming salamat po sa inyo, no? Kapamilya Online Channel natin, ang Dear MOR Story ngayon, bukas. O mamayang 4 a.m. ang upload namin dito. Upload. Nandyan, mapapanood niyo po ulit kami. Okay, sa mga kapamilya natin abroad. At syempre, magsasabado, maglilinggo, Bea, ang ating, streaming sa, naku, paabuti na natin ng 7 million streams. Okay, almost na eh. Oo, 7 million streams ang Spotify. Oo, dyan po kayo tumutok. Mag-stream at mag-follow sa aming Spotify, Dear MOR Spotify account. Okay. Yan. And again, congratulations to us, guys, mga kapamilya, sa 100,000 plus followers sa Spotify. Dear MOR, the podcast. Maraming I love you po and thank you po. Thank you. Yan. Mga kapamilya, weekend na naman. Enjoy the rest of your weekdays. Siyempre, nako, nang may pasasalamat. At siyempre, meron pa ring pag-iingat sa ating kapaligiran. Para kanino? Para sa ating mga minamahal na kapamilya. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. And of course, gorgeous P, Bea. Happy weekend! Happy weekend, mga kapamilya. Stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, please... stay happy.